Kaya yung aral na si Maria raw, dinala sa langit, body and soul, malaking imbento yan. Napakalaking kasinungalingan yan. Kapatid na Eli, ang magtatanong po dito, kasama natin isang miyembro ng Katoliko, si kapatid na Amado Patag. Narito po siya. Ang aking pong tanong ay, ano po ba ang naging buhay ni Maria nang pumanaw na si Jesucristo? At ano po ba ang naging kamatayan ni Maria? Ilaman po. Mga kapatid, si Maria, bago mamatay si Kristo sa krus, ipinagbili niya kay Juan yung alagad na kanyang mahal. Sa mga apostol, mahal na mahal ni Kristo si Juan. Ito ang pangyayari. Babasahin natin sa 19:25 ng Juan. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal. Natapwat na nga katayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Buhat doon sa krus, tinanggap ni Juan si Maria na ina ni Jesus sa kanyang sariling tahanan. Kasi nung panahon na yan, patay na si Jose. Nung ipako si Kristo sa krus, wala na si Jose, patay na siya. Alam mo, sa Biblia, kapatid, hindi naman lahat ng kamatayan isinusulat . Kagaya nung kamatayan ni Jose, asawa ni Maria, natatay-tatayan ni Kristo, hindi naman sinulat kung kailan namatay yun . Pero naiintindihan natin na nung mamatay si Kristo sa krus, ipinagbili niya si Maria sa kanyang alagad na si Juan. Mula noon ang wika, tinanggap nung alagad na yon na si Juan, si Maria sa kanyang tahanan. Ibig sabihin, kung buhay pa si Jose, bakit naman ipagbibilin doon sa alagad? At bakit naman titira doon sa tahanan ni Juan si Maria kung buhay pa si Jose? Ngayon, si Kristo naman mamamatay na rin ng oras na yon. Kaya ang naging buhay ni Maria, doon siya nakituloy kay Juan. Ngayon, ang ginagawa ni Maria na nananalangin kasama ng mga apostol, hindi yung mga apostol ang nananalangin sa kanya. Ang nasa Biblia, 1:13 ng gawa, pakinggan mo. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila. Ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Yung 11 apostol nakatira sa isang bahay, nananalangin sila palagi, kasama nila sa pananalangin si Maria at pati yung kapatid ni Jesus na anak ni Maria. So hindi ka makakabasa sa Biblia na yung mga apostol nananalangin kay Maria. Si Maria kasama nila ng mga apostol na original na nananalangin sa Diyos. Yun. Kaya ang naging buhay ni Maria nung mga later part, kasama siya ng mga apostol, tapos ay nananalangin sila sa Diyos. Madalas sila sa pananalangin. Ngayon, ano ba ang naging kamatayan ni Maria? Hindi rin nakaulat sa Biblia. Kaya yung aral na si Maria raw, dinala sa langit, body and soul, malaking imbento yan. Napakalaking kasinungalingan yan. Siguradong si Maria ay namatay kasi itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Hindi naman si Maria dinala na buhay sa langit. Walang ganon. Namatay si Maria. Hindi lang isinulat ng mga alagad kung paano ang pagkamatay ni Maria. Pero ang maaaring kamatayan ni Maria ay bunga ng siguro ng katandaan o kaya ay bunga ng gera sa Jerusalem. Kasi
after na pumanik si Kristo sa langit, palagay mo, mga anyo 33. Year 70, winasak ng Roman army ang Jerusalem. Sa pamagitan ng isang napakalaking gera, maraming Kristiyano ang namatay doon. Maaari si Maria kasama ron. O kaya, bago nagkagera, namatay na siya. O kaya, sa katandaan, namatay siya. Walang ulat. Kasi, alam mo kapatid, ano, yung kamatayan, kagaya ng kamatayan ni Jose, hindi na sinulat. Kamatayan ni Pedro, di naman sinulat eh. Kamatayan ng mga apostol, di na sinulat. Kasi kung lahat ng kamatayan susulat, lalaki masyado Biblia. Baka hindi mo nang mabuhat para basahin. Sana naunawaan mo, kapatid na amado. Maraming salamat po, kapatid na Ivy. Salamat po. Samahan nawa kayo ng Panginoon.